Hindi pa rin po tayo nakaserye, pero mapapansin niyo ang mga titulo po ng ating mga mensahe ngayon ay parang nagkaka sunod-sunod, no? Simula tayo sa, hindi ako nagkakamali, Divine Holiness. Ano pa isa? Divine Peace. As ngayon, ang topic natin is the Divine Hope. Ang Divine Hope, ang pag-asa. Ano nga po ba ang pag-asa? The word hope is synonymous to things that we expect to happen. Nandyan din yung confidence sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. At itong pag-asa na ito ay it must be qualified. The word hope itself can be placed on something that is not tawag dito hope worthy. No? Yung karapat dapat pagkatiwalaan ng ating pag-asa. Kaya ngayong hapong ito, titigan natin saan nga ba dapat nakasalig ang ating pag-asa o saan ba nagmumula ang ating pag-asa. Nais ko pong basahin natin ang ating haliging salita ngayong hapong ito. At ito po yung makikita sa Philippians chapter 3 verses 1 to 11. Inanyayahan ko po lahat ay tumayo. At basahin po natin ito ng may paggalang. Ulitin ko po, ang ating pong babasahin ay sa aklat ng Philippians, aklat ng Filipos, chapter 3, verses 1 to 11. Verse 1, "Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. Look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews as to the law, a Pharisee as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For this sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead." Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po yung makaupo. Ito po ay naisulat ni Apostol Pablo, liham po ito, isa sa mga epistles o sulat, liham para sa mga iglesia. At ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Philippi o sa Philippi. Ito po ay naisulat probably ng AD 62 hanggang a study na within 2 years sa panahon na iyon naisulat ang epistle na ito. Ang tema po nito ay i-encourage ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay bilang isang tagalangit o isang citizen. Ano po yung citizen ng sa Tagalog? Mamamayan ng langit. Considering na sila ay nasa Philippi na kung saan sakop ito, nasasakupan ito ng Roman Empire, but they are being encouraged to live as citizens of heaven, makalangit, na mamamayan. At sila ay lumago sa paglilingkod sa Diyos, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, at patuloy nilang ipakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pananampalataya. At ito pinapakita ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Ito po ay sinulat niya upang maipakita sa mga kapatiran na kahit siya ay nasa loob ng kulungan, siya po ay nakakulong sa panahon na ito ng pagkasulat, ay pinapakita niya na ini-encourage niya na kayo ay magalak.
to rejoice in the Lord. There's a lot of reason to rejoice coming from his position of captivity, hindi napigilan ng kanyang pagbubunyi, pagsasaya, ng kagalakan sa pagsamba sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. At pinakita rin dito yung patuloy na suporta ng mga kapatiran sa isa't isa, kasama po dyan yung mga kapatiran na kahit dumaraan sa mga pagsubok ay patuloy na sumusunod sa Diyos, na pinapalalim ang pag-ibig sa isa't isa, sa kapwa, at ang pagtulong sa mandato ng Diyos in the evangelism of the world. Sa ating pinag-aaralan po ngayon, makita po natin nung sinulat po ito ni Pablo, nabanggit ko kanina na siya ay nasa loob ng kulungan, pero ito po ay isa sa pinaka-productive time ng kanyang buhay, na napaka-produktibo ng kanyang buhay sa loob ng kulungan, na marami siyang na-encourage, na itama, na correct, na admonish, at ito ay naging sanhi ng paglago ng iglesia. Hanggang ngayon, napapakinabangan natin ang kanyang mga sulat. Paano po natin makikita kung saan nakasalig ang pag-asa ni Pablo samantalang siya ay nakakulong? Siya ay nalilimitahan ng kanyang kilos dahil merong isang entity o isang kaharian na pilit siyang ginugupo. At ito ang kaharian ni Nero o ni Caesar, o tinatawag nilang emperor ng panahon na iyon. At sa panahon na ito, ang kaharian ng Romano sa pangunguna ni Nero ay hostile. Napaka kinakalaban niya ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. At dahil po doon, maraming mananampalataya ang na-persecute. At ultimately, maraming pinatay si Emperor Nero ng mga mananampalataya. At bilang isang emperor, ang tingin ng mga tao in the consciousness of all the Roman Empire, whenever they hear the word emperor or Caesar, isa pong ibig sabihin nun ay tagapagligtas. So there is this idea na kapag si Caesar, sino mang Caesar yan, Caesar Augustus, o sa panahon nila si Nero, ay bibisita sa kanilang lugar. For example, sa Philippi, they are excited that the Savior is coming. Parating ang tagapagligtas. Tagapagligtas ng ano? Kasi ang paniniwala nila, ang bayan ng Roma o ang bansa ng Roma, ang imperyo ng Roma, ay maraming kalaban. Nandyan yung mga barbaro, nandyan yung ibang mga bansa na pilit na gustong sakupin o mahigitan ang imperyo ng Roma. At dahil sa kalakasan ng imperyo ng Roma, sa kanilang military strength, nandoon yung idea na ang bawat bansa o bawat nasyon na kinasasakupan ng Roma, tandaan natin, mga city-states nung araw, wala pa talagang yung established na bansa na masabi natin USA, China o ano pa man. City-states ito, maliliit na mga estado na kung saan very vulnerable sila sa atake ng mga kalaban. Ngunit kapag nandiyan ang Roman Empire, nandiyan ang army, nandiyan ang Caesar o ang emperor, tinitigdan nila ito bilang hindi lang tagapagligtas, ngunit Panginoon. So the Roman Empire has their own kingdom, their own king, and their own citizen. Kaya napakaingat dito ni Pablo na pinaalala sa mga mananampalataya, you are citizens of heaven, therefore live as citizens of heaven. Kayo ay mga mamamayan ng langit, therefore mamuhay kayo na parang tagalangit. Hindi lang parang, bilang tagalangit. Dahil meron kayong Diyos. Meron kayong Panginoon. Sino yon? Si Cesar? Meron kayong tagapagligtas. Sino yon? Si Nero? No. Both the Gentile Christians and the Jewish Christians believe in this truth that it is Jesus Christ, their Lord and Savior, na dapat nilang sambahin at sundin at ipagpitagan. So ito yung encouragement na binibigay sa kanila ni Pablo. And ultimately, they are persecuted because of that profession. Anong pag-asa nila? Kay Caesar? Kay Nero? Hindi. Ang pag-asa namin ay kay Jesucristo na aming Panginoon. Kaya maraming pinapapatay ng mga mananampalataya sa panahon ni Nero, especially in the church, is because when they are asked, who is your Lord?
hindi nila masabi na si Caesar o kaya si Nero o si Caesar Nero or Emperor Nero. Hindi nila masabi yon. Because their faith, their hope is placed on the finished work of Christ, the Lordship of Jesus Christ, even to their death. Hanggang sila'y katayin, patayin, pinanindigan nila na ang kanilang Panginoon, their Lord, is Jesus, and their Savior is Jesus Christ alone. And this should be an encouragement for us because they know where their hope is placed. Alam nila kung saan nakasalig yung kanilang pag-asa. Na kung kami man ay katayin, patayin, magutom, mahubaran, mangyari lahat ng mga hindi namin inaasahan o kinatatakutan namin sa mundong ito, meron kaming pag-asa sa aming tunay na tagapagligtas na si Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, na libing at nabuhay na mag-uli. Na kung saan kung kami man ay mamatay, meron kaming pag-asa. And that's the blessed hope. And what is the blessed hope? The resurrection of the dead, na hindi ka mananatiling patay, ngunit ikay bubuhayin muli sa pagbabalik ni Kristo. At kasama doon, hindi lang yung sakit ang mawawala. Akala ba natin excited lang yung mga Kristiyano, mawala yung pain, yung sorrow, yung pagkagutom? No. Their excitement is based on the truth that when Christ returns, He will glorify us and sin will fully be eradicated. Mawawala ng lubusan ng kasalanan. Yun ang pag-asa nila. Yun ang kanilang pinakahihintay. Dahil naintindihan nila, hindi yung pagkagutom ng sikmura, hindi yung kamatayang pisikal, hindi yung sakit karamdaman, hindi yung kahirapan, hindi yung persecution ang mahirap. Ang mahirap ay yung saktan mo, magkasala ka sa Diyos at tagapagligtas na namatay para sa'yo. Yun ang pinakamasakit sa kanila. At nananampalataya ko, yun rin ang pinakamasakit sa atin. At dapat lamang, yun ang pinakamasakit sa atin. Dahil doon nakasalig ang ating pananampalataya. On December 17, 1927, there was this infamous accident that happened. Merong isang submarine na kung saan siya ay nagnanavigate sa waters sa Massachusetts. And then, itong submarine na ito ay nakabanggaan ng isa pang barko. At dahil po dyan, it actually happened in December 17, 1927. So imagine, ito'y Christmas season, magpapasko at may trahedyang nangyayari. At yung trahedyang ito ay napakatindi sapagkat sa lahat ng mga tripulante na nakasakay doon sa submarine na pinangalan ng USS S4, SS-109, yun pa lang yung pangalan nila, wala pang nickname, no? Bagong-bagong submarine, 1927 siya na na disgrasya. At ang nangyari po noon, nung ito ay nabangga, lumubog, hindi nakatakas yung mga tripulante. Na-trap sila sa ilalim. Pero meron pang mga natira na mga tripulante na nakahanap sila ng space sa loob ng submarine na meron pang onting natitirang oxygen. Doon sa mga torpedo tubes na kung saan lumalabas yung mga armaments, yung mga torpedo nung submarino na yon. So sa madaling salita, they have a chance. Pwede pa silang mag-survive. Kaso habang sila ay nire-rescue, dahil December ito, sa mga nakakaalam ng dagat, pag December, maalon. Maraming pwedeng mangyari sa karagatan pag December dahil sa hangin. Malakas ang hangin at dahil nga dyan, nahirapan sila na i-rescue yung mga nandun sa ilalim ng submarine. And habang ilang araw ang lumilipas, merong silang narinig na katok. There was this tapping on the submarine. And the tapping was... It has a design or it has a message because hindi lang siyang simpleng tapping because it is a Morse code. Sa mga nakakaalam ng Morse code, ito ay isang series of taps na kumbaga may corresponding letters at makakabuo ng words. Nung araw, gamit na gamit ito kasi napaka-simple at crude yung technology. Pwede mong gamitin na ma-interpret or makapag-send ka ng message just because of tapping or tones. So nung narinig ito nung mga rescuers, nalaman nila na ang rescuers doon ay anim. Among the 40 persons na nasa loob ng submarine na lumubog, anim lang yung natirang buhay at sila ay nagtatap.
At ang sinasabi ng top, on that this chilly December evening, it says, "Is there any hope?" That was the message. Can you imagine, you're a rescuer at pinakikinggan mo yung sinasabi ng Morse code, paulit-ulit na tinatap, "Is there any hope?" They're asking, may pag-asa ba ba na makalabas kami dito? Is there any hope na kami maligtas pa? And they answered back. Yung captain, nag-compose ng message at ang sabi niya, "There is hope. Everything possible is being done." That was the message. So if you can imagine, kung ikaw ay isang survivor dun sa loob ng submarine at narinig mo yon, wow, exhilarating. May pag-asa. There is hope. Maliligtas kami. And that was the last message they've heard until they lost all their oxygen supply. They all died with that message. Everything is possible. Everything possible is being done. There is hope. Because of bad weather, hindi nila natuloy yung rescue, namatay yung mga tripulante na nasa loob ng submarine. Can you imagine? They died hoping against hope. Na may pag-asa pa, huwag kayong matakot. Habang paubos ng paubos yung oxygen sa ilalim ng submarine, naubos na, na-engulf na sila ng waters, they have this idea. There is hope, there is hope. But why am I drowning? Kung may pag-asa, bakit kami nauubusan? Yung katabi ko nalunod na hanggang ako na lang mag-isa. Asa ng pag-asa hanggang namatay sila? It's very chilling and tragic to hear this news. Na makita mo na may namatay. Na umaasa sila na sila'y maliligtas. Bilang isang mananampalataya, sa panahon ni Pablo, everyone has the same question. While they are undergoing the stress, the persecution, the agony, the suffering na dinadala ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Though there are victories, there are joy and happiness na dinadala rin ito. Pero nandun din yung tanong, is there hope? Habang sila'y kinakatay, pinapersecute, nakakaranas ng pagtutuya, question is there hope? The same question is reverberating around the world. Sa bawat labi ng hindi mananampalataya, hinahanap nila ay pag-asa. But the problem here is there's hope for everyone, but not all hope can be yung marirealize, yung mangyayari talaga. Merong pag-asa na asa ka lang talaga. Hanggang pag-asa na lang. Sabi sa isang movie na napanood ko, sabi doon, nakakilala ka na ba? Meron ka bang kapitbahay? May kamag-anak ka bang tumama na sa loto? That's the question. Pero bakit ang tao, kahit wala namang pag-asa, taya pa rin ng taya? Kasi ang meron, pag-asa lang. Umaasa ka lang tumaya at manalo sa loto. So hope is everywhere. Pagtitignan natin, maraming pag-asa na pwede tayong paghugutan. Pwede kang umasa sa sarili mo. Pwede kang umasa sa trabaho mo na magsasalba sa'yo. Umasa ka sa relasyon na meron ka ngayon na magpapasaya sa'yo. Umasa ka sa bisyo mo. Umasa ka sa kahit saang mga bagay. Nandun ang iyong confidence. Nandun ang iyong yung matibay na pananalig. Pero kung itong pag-asa na ito ay hindi nananatili at hindi totoo at hindi nakabase sa katotohanan, magigising ka na lang na wala ka na palang pag-asa. Kaya ito ang mensahe ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Magkaroon tayo ng confidence, ng kumpiyansa, hindi sa ating gawa, hindi sa ating kayang abutin, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Nung yung anim na mga kabataan pa sila yung mga tripulante na yon, ay nandoon sa air pocket na kung saan sila nagtatry mag-survive, namatay sila asking is there hope, and they've received the message, yes, there's hope. Everything possible is being done. They died holding on to that promise, holding on to that hope.
While Paul, he died holding on to the blessed hope. Ultimately, after so many years and months ng kanyang captivity, Paul was martyred. Namatay si Pablo. And he was holding on that blessed hope. Believers, us believers, mananampalataya, were given a lifetime of knowing the object of our hope. Yung ating pag-asa na kinasasaligan, meron tayong pamumuhay na binigay ng Panginoon. And as Apostle Paul relished every moment of persecution, habang ini-enjoy ni Paul, Apostle Paul, yung persecution, yung trials, suffering, and even the good things in life that God has given him, he always ends up in this one word, rejoice. Kaya kung babalikan natin ang ating teksto, nandun pinauna niya, rejoice. We might ask, why rejoice? Bakit ako magbubunyi? Bakit ako maggagalak? Bakit ako magsasaya? Eh, gutom ako. May sakit ako. Ako'y iniwan. Ako'y nakakulong. Ako'y namamatay. Bakit ako magagalak? Well, the answer lies in the hope that we profess. Kung bakit tayo magagalak sa mga bagay na yan kahit kinakaharap natin ay napakapangit. Eh, dahil sa ating pag-asa na nakay Kristo, the hope that we profess, that in the end, our hope of deliverance in this body of death will be realized, will be transformed in our glorious state in resurrection. Darating yung panahon na kapag bumalik ang Panginoong Jesus at tayo kinuha niya, tayo'y matatransform into a glorious state na kung saan hindi na tayo magkakasala. Yun ang pinaka-importante doon. Huwag mo nang isipin yung hindi ka na magugutom, hindi ka na iiyak, hindi ka na magkakasakit. Doon na lang eh. Sa hindi ka na magkakasala. Hindi ba alam kung gaano kahirap magkasala? Kung gaano ito nakakadurog ng puso natin bilang isang mananampalataya? And if your heart is not being crushed, if you're not sorrowful because of your sin, then I think it's time to question your salvation. Baliktanawin mo kung talaga ba ikay mananampalataya. Bakit hindi ka nandidiri sa kasalanan? Bakit hindi ka nalulungkot pag ikay nagkakasala? Baka kailangan mong tigdan kung ikaw talaga ay isang mananampalataya. Therefore, repent of your sins and place your faith in the finished work of Christ. The reason why there is this hope na pinangahawakan ni Pablo, because he knows the truth. Sa kaduluduluhan ng chapter 3, nandun yung susi kung bakit siya may pag-asa, hindi sa kanyang nagawa na abot, kundi sa natapos ni Kristo. In verse 20, he reminds the Philippian believers, but our citizenship is in heaven. Tayo'y mamamayan ng kalangitan. And from it, we await a Savior. Dahil dyan may inintay tayong tagapagligtas. Hindi si Nero, hindi si Cesar, hindi ang emperor ng Roma, kahit yun pa ang tingin sa kanya ng mga tao, hindi niya tayo kailigtas. Hindi nga niya kailigtas ang sarili niya. We await the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. This is the resurrection power of Christ. At dito tayo nakasalig. Kapatid, this is a reminder to all of us. Anong kasiguraduhan ang gusto mo sa mundong ito? Anong security? Anong confidence ang gusto mo makuha sa mundong ito? Financial confidence? Emotional security? Physical health security? Marami insurance. Pero ang pinaka-best na insurance na meron tayo ay yung katotohanan na kung tayo nananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo, mamatay man tayo, maghirap man tayo, magyaman man tayo, makaranas man tayo ng maganda o pangit na bagay sa mundong ito, hindi nun nakaka-apekto sa ating kararatnan, sa glory at luwalhati kasama ang ating Panginoong Jesus. But there's a problem. At yun yung problema natin. There are things that diffuse that hope. May mga bagay na nagde-diffuse sa init ng ating pananampalataya. Ito yung nag-neutralize, nagtatanggal ng ating pag-asa.
Kahit totoo naman yung pag-asa na pinananampalataya na natin, pero itong mga bagay na ito nagiging sanhi para manlamig tayo, para magduda tayo, para mas piliin nating umasa sa ibang bagay. Imbis na ang confidence natin ay nasa natapos na gawa ni Kristo, dumarating ang panahon bilang mananampalataya, naliligaw ka kung saan ka pa talaga kakapit. Kaya iba kung saan-saan kumakapit. Huwag sana kumapit sa patalim. Diba? Bilang mananampalataya, these are the things that diffuses our hope. At may tatlong bagay na gusto kong point out sa message ni Pablo dito sa mga taga-Filipos. The first one is the enemies of the gospel. The enemies of the gospel, ito yung binanggit niya in chapter 3 verse 2. Sabi niya dito, look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. Who are these people? Who are these dogs? Who are these evildoers and mutilators of the flesh? Lagyan natin konteksto, ang simula ng chapter 3 ay finally, my brothers. Chapter 3 pa lang to, may chapter 4 pa. Pero ba't sinabi niya na finally? Hindi dahil sa tinatapos niya yung mensahe niya. Pero pinapatungkulan niya ito na sa lahat ng mga sinabi ko, dito tayo mag-culminate. May ipon dito ang punto ko ngayong sinusulat ko ito. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. And that's his point. Rejoice in the Lord. Sa kanya sasabihin kung ano yung mga circumstances na pagdadaanan ng isang mananampalataya. Pero ang premise, we must rejoice in the Lord. Bakit? Ano bang pinanggagalingan muna? Anong reason natin para mag-rejoice? That our citizenship is not on earth. Our citizenship is not on this rotten, decaying, dying world. Doon pa lang, meron na tayong pag-asa and we can rejoice in the Lord. At ang sabi dito ni Pablo in verse 1, to write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. Naisulat ko to ulit, masbanggit ko ulit, ulit-ulitin ko sa ito, hindi ito trouble sa akin. Nakakulong siya, remember? Pwede bang magbigay sa kanya ng danger ito? Well, gusto niya sabihin na it doesn't matter. Nakakulong, ano pang pwedeng gawin nila sa akin? Nakakulong na ako. Pwede nila akong patayin. But I'm a citizen of heaven. That's my point. Yun ang punto ni Pablo. But this is safe for you. Hindi ito makakasama sa iyo. Pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At sa kanya sinabi, mag-ingat kayo sa mga aso. Itong mga aso na ito, the dogs, these are wild beasts. Hindi ito yung kagaya ni Coffee na maglalambing sa iyo, maharuting ka lang. No, these are mongrels. These are the dogs that if they have the chance, they can eat you, your family, your baby, and everything that moves. Kung hindi mo sila bubugawin. Kaya sinasabi, look out for the dogs. Look out for the evildoers. These are the legalistic system, the false teachers, yung pagiging legalista ng mga nagtuturo na kinakailangan mo pang tulin ang sarili mo, maging Hudyo ka muna bago ka maging mananampalataya kay Kristo. These are the mutilators, legalists. Pinakikita nito na meron kang kailangan mo nang gawin, achievement, so that you can be saved. At yung kalaban ng ebanghelyo. Hindi lang sila mutilators dahil nang susugat sila. Kasi yung term na mutilators is kinakabit sa circumcision. Pero ang sabi ni Pablo sa verse 3, for we are the circumcision. Those who say that you must be circumcised first before coming to Christ, they are mutilators. Contrast, ito tuli, ito nang susugat lang. Walang bearing. In fact, may practice sila nung araw, nung panahon nila, na para lang sila ay ma-accept sa society, yung mga mutilators, ay para hindi sila maalanganin, naglalagay sila ng artificial foreskin, binabalik nila yung balat, tinanggal sa kanila, kasi ma-expose sila sa public bath. In the Roman Empire, usong-uso yung public bath, yung mga kalalakihan nagsasama-sama sa isang pool na kung saan naliligo sila na wala silang damit at nakikita kung sino yung Hudyo at hindi.
At itong mga upokrito na ito na sinasabi lang magpatuli kayo, pero pag maliligo na sila, naglalagay sila ng artificial para maibalik lang nila yung sarili nila na hindi kami tuli. Huwag niyo kami i-persecute. These are hypocrites. Can you imagine yung silliness and stupidity of these people that for the sake of saving themselves, they will go to great lengths na abalahin yung mga nananampalataya kay Kristo na magpatuli kayo. Pero sila, kapag sila'y alanganin, kumbaga babalik sila sa hindi pagiging tuli. Ganun sila kahipokrito. Because they don't really believe in what they profess. They don't believe in what they hope for. They're hypocrites. At ito yung mga problema na kinaharap ng mga mananampalataya in the Philippian church. These are the things that diffuses their faith. Sabi mo, haharapin ka. Magpatuli kayo kasi wala dyan ng kaligtasan kung hindi kayo magpatuli muna. Nalilito yung mga mananampalataya, and these are the enemies of the gospel. Second, not only the enemies of the gospel, but you, yourself. Sinasabi ni Pedro, ni Pablo, kayo mismo, you can, sabotage your own faith. How? If you put your confidence in your own flesh. Our confidence in our own flesh is another thing that diffuses our hope. And what does it mean to have confidence in our own flesh? Sabi dito ni Apostle Paul, in verse 3, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Kami ang totoong na circumcised, not in the physical, but in the heart. Our heart was circumcised. We were set apart. Kami tinabi na, tinalaga na para sa Diyos. Verse 4, sabi niya, although I myself have reason for confidence in the flesh also, kung ako man ay meron ako pwedeng pagyabang, may kumpiyansa ako sa aking laman, literally, physically, sabi niya dito, if anyone who thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. I was circumcised, sabi niya, on the eighth day. Eh, yung mga sinasabi niyo magpatuli ngayon, matatanda na yan. Kung ako lang, sumunod ako sa batas, on the eighth day, I was circumcised. Mas mayabang ako kung tutuusin. May pagmamalaki ako kung tutuusin. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews as to the law. Sabi kasi nila, maging Hudyo ka muna bago ka maging Kristiyano. Eh kung yun ang basihan, I came from the lineage of the Hebrews, tribe of Benjamin. Ano pang hahanapin niyo sa akin? I am confident na I cannot find confidence in my flesh. A Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee. Aral siya sa batas. As to zeal, a persecutor of the church. Kung zeal lang, zealousness, pinapersecute ko yung iglesia. As to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Lahat daw ng mga gains niya. Gains, plural, marami. Marami siyang na-attain. At yung mga pedigree na yan, sinabi na niya, inisa-isa niya, circumcised in the last day, Hebrew of Hebrews, blameless, a Pharisee, name it, he has it. Those are all gains. Nakuha niya by his own action. Naganap niya sa pamagitan ng kanyang paggawa. Those are all gains. But when it comes to this truth, sabi niya, but for his sake, verse 7, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Sa isang commentary, sinabi doon, lahat, pinagsama-sama niya lahat ng gains niya, lahat yon ay isang pagkatalo lamang. In one collective loss. Hindi maraming nawala sa kanya, kundi iisa lang lahat. Ano yon? His confidence in himself, in his flesh. That's why he says in verse 8, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Nawala sa kanya lahat.
at binilan niya ito bilang isang dumi. Yung rubbish dito na tinatawag ay refuse, skubulon, dumi ng tao. Ganun kababa yung tingin niya sa mga accomplishments niya. These are worthless, filthy, dirty, walang bilang sa kanya na makakadagdag sa kanyang righteousness. And on flip side, imagine kung si Paul ay nananampalataya dun sa kanyang mga nagawa in his confidence sa kanyang flesh, that will ultimately separate him from Christ. Mahihiwalay siya kay Kristo. So, the things that diffuse our hope, number one, the enemies of the gospel, the false teaching, the legalism, the human achievement. Second, the confidence in our own works. Mabait ako. Miyembro ako ng CCRBC. Reformed ako kung ano paman. Magaling ako. Matalino ako. There's confidence in our flesh. And number three, ignorance of who Christ is. Yung kamangmangan natin kung sino si Kristo. Kaya ang bentahe dito ni Pablo sa kanyang mga sinabi sa dulo, sa verse 9, and be found in him. Nanggaling sa kinaut niya lahat bilang basura, bilang marumi, at sinabi niya, in order that I may gain Christ. Na mapanulunan ko si Kristo. Iniwan ko to lahat. Anong kapalit? Si Kristo Jesus. Hindi lang niya mapanulunan si Kristo, pero sinabi pa niya, and be found in him. Mahanap siya sa kanya. Matagpuan si Pablo kay Kristo. Imagine, pinahanap kunyari si Pablo sa panahon na ito. Saan siya matatagpuan? Sa kulungan. Tama. Kanino siya nakakulong? Ah, kaninong kapangyarihan siya nakakulong? Kay Emperor Nero. Can you imagine that? That is unthinkable. Hindi kayang tanggapin ni Pablo na kaya ako nakakulong dito dahil may kapangyarihan sa akin si Nero. No. Hindi ganun ang tingin niya at hindi ganun katotohanan. Because he is a prisoner of Christ. Kung mahanap siya, alam niyo ako saan niyo ako mahanap? Hindi sa kulungan ni Nero. Kay Kristo niyo ako matatagpuan. Ako'y nakakulong kay Kristo. Ako ay isang bilanggo ni Kristo. The only reason why I'm here is because Christ, my Lord and Savior, allowed me to be here. Pinahintulutan niya na makulong ako. At kung nanaisin niya at gugustuhin niya, pwede niya ako tanggalin dito. Maraming beses na pinatunayan ng Diyos yun. Kaya niyang tanggalin sa trouble ang kanyang anak. Pero hindi, nais niya kung matatagpuan siya. Ayaw niya matagpuan siya sa isang lavish room or lavish palace or sa isang lugar na komportable. Kung mahahanap niyo ako, hanapin niyo ako kung saan ako nilagay ng aking Panginoon. I'm found in Christ where Christ placed me. Doon niya ako natagpuan. Doon niyo ako makikita. And then sinabi niya dito, found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes from through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Bakit? Gaya na sabi ko kanina, nakakulong siya. Sabi, sa aklat ng Pedro, tama ba? Sa Peter, kung makukulong ka na rin lang, makulong ka na lang dahil sa mabuting ginawa. Paul was imprisoned not because he is a criminal. The only crime na kanyang ginawa ay manampalataya kay Kristo. And that made him righteous. That faith that made him a criminal in the kingdom of darkness, in the kingdom of Nero, made him righteous. Kabaliktaran. Siya ay mabuti, matuwid. Hindi dahil siya ay mabuti at matuwid, pero dahil yung pinananampalatayanan niya. Sabi dito, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Faith on whom? Christ. Verse 10, that I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Paul knows who Christ is. Alam niya kung sino si Kristo. Dahil sa mga panahon na kanyang kinalalagyan na siya'y nakakulong, nandun siya sa panahon na siya'y nahihirapan, nandun si Kristo, nagpapakilala sa kanya lalo. Hindi niya makikilala
ang Panginoon sa Kristo sa karangyaan ng buhay. Galing na siya doon. Hindi niya makikilala si Kristo sa karunungan ng pag-aaral ng batas. Natapos niya na yon. Hindi niya makikilala si Kristo sa pagtupad ng batas. Tinapos na ni Kristo yon. Nagampanan na ni Kristo yon. Hindi niya natagpuan si Kristo nung siya'y nagpatuli. Bakit? Hindi lang circumcision of the foreskin ang nangyari kay Pablo. It was a circumcision of the heart. He knew his Savior so much because he obeyed him even to the most difficult times of his life. Talagang sinuong niya yung pinakamadilim, pinakamahirap, sumunod siya sa Panginoon. And that proves his knowing of Christ, who Christ is. This afternoon, our message is this. We can't place our hope in something we don't know. Ulitin ko po sa mensahe natin yung hapon. We cannot place our hope in something that we don't know. So we must place our hope to the one who was revealed. Ulitin ko po, hindi natin pwedeng isalig ang ating pag-asa sa isang bagay na hindi natin alam. Ngunit kailangan nating ilagay ang ating pag-asa sa kung sino ang ipinakilala. And who is that? Christ was revealed. Christ was revealed in the gospel. So as I continue with this message, I am trying to drive this point that to hope that all our works can save us is all but a deadly confidence. Kung ang pag-asa natin ng ating magawa ay maliligtas tayo, ito ay nakamamatay na kumpiyansa. Ito'y nahalintulad, like confidently jumping off a plane without a parachute. Confident ka. Tumalong ka sa eroplano, kumpiyansa kang tumalong ka sa eroplano at yun lang pinangahawakan mo, confidence lang. Pero walang basihan ng confidence mo. Matapang akong tatalon sa eroplano. Okay, matapang akong mamatay. And that's stupid. That's foolishness to place your faith or your confidence on something that you don't know. Pag sinabi mo, I place my faith on Christ, naniniwala ako kay Kristo. Dami nagsasabi nun. Ang tanong, kilala ka ba ni Kristo? O talaga bang kilala mo yung Kristo na sinasabi ng Biblia? So we must beware. Kailangan nating malaman, number one, no amount of our good works can save us, lest we forget. Sinabi niya ni Pablo lahat ng kanyang accomplishment, lahat ng ginawa niya, inisa-isa niya. Walang makakapantay kay Pablo pagdating doon. Pero hindi yung nangligtas sa kanya. Pangalawa, knowing and believing how good we are, recognizing how good we are is failing to know how good God is. Pag ma-recognize lang natin kung gano'n tayo kabait, we're missing the point of how good God is, how holy He is. Because the more we know God, the more we know Christ, the more we expose ourselves to His light. At the more nakita natin kung gano'n tayo kadumi. Kung gaano tayo makasalanan. And the more we are driven to Him. Because if we confess our sins, as 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And we cannot confess anything that we don't know. The only reason we can confess and confession is agreeing with what God says about us. That's confession. Na nag-agree ka sa Panginoon, sinasabi ng Diyos, makasalanan ka. Yes, Lord, I'm a sinner. Sinasabi ng Diyos, ikay marumi at lahat ng kabutihan mo ay basahan lamang sa aking kaharapan. Sasabi mo, yes Lord, I agree. Amen. At sasabihin ng Diyos, ako lamang ang tagapagligtas. Sasabihin mo, amen. Sasabihin ng Diyos, I am the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At sasabihin mo, amen. At doon ang gagaling ang confidence natin in our confession. Mas lalo tayong napapabanal, nalilinis. That's where we get our confidence in coming to Christ. Makalalapit tayo sa Kanya na may kumpiyansa. Hindi dahil mabait tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos na nagpatawad sa atin, linis sa ating mga kasalanan. Having confidence in our works as means of gaining salvation means we are not saved. Magkakaroon tayo ng kumpiyansa sa ating magawa para magligtas tayo o para basabi natin ligtas tayo, pinapatunayan lang na hindi tayo ligtas. Hindi natin naiintindihan ang gospel. The second point for this afternoon is
Not only to hope that all our works is all but deadly confidence. The second one is our understanding of our hope depends on the depth of our knowledge of Christ. Ulitin ko po, our understanding of our hope depends on the depth of our knowledge of Christ, of who Christ is. Ang lalim ng ating kumpiyansa ay nakadepende sa pagkakilala, ng lalim ng pagkakilala natin kay Kristo. Si Pedro, nung siya'y tatawid sa tubig, maglalakad siya sa tubig, sabi niya, Panginoon, kung ikaw talaga yan, challenge pa niya si Christ. Ikaw talaga yan, palakarin mo ko dyan. Kinukumand mo si Christ. Buti na lang pinagbigyan ka ni Kristo. Pero pwede na tunayan ni Kristo, I don't take orders from you. I give you orders. Hindi ikaw ang nag-uutos sa akin. Ako ang nag-uutos sa iyo. At sinabi na una pa lang ng Panginoon sa Kristo, nung una lang pagkikita ni Pedro, follow me and I will make you fishers of men. Ano nangyari sumunod? Nung nakita ni Pedro yung malalaking alon, yung confidence niya nawala. Hindi niya pwedeng sabihin, aba, mung kapangyarihan ni Kristo, meron din ako. Hindi. Save me! Pinatunayan doon ni Kristo na siya ang Diyos at tagapagligtas. Hindi niya pinamukha sa mga kasama niya na, oh, kita niyo si Pedro, may faith, nakalakad sa dagat. Hindi. Pinatunayan lang doon that your faith, your confidence, your hope is worthless apart from Christ. Kahit makalakad ka ng ilang milya, lulubog at lulubog ka pa rin kung hindi ka sasaluhin ni Kristo. Babagsak ka. This is the same thing. For us to know Christ, it gives more understanding to our blessed hope that we hold on to. So to point it out, our understanding should be deep. Ang pagkakilala natin sa Panginoon. And we must be aware of two things. Number one, we must be aware as selective knowledge of Christ produces hopelessness. Selective knowledge lang patungkol kay Kristo. Alam mo yung nagsasabing, ay si Jesus, Jesus is love. Love lang. Wala silang pag-asa. Kung ang pinananampalatayanan lang nila kay Kristo ay yung gusto lang nila, yung caricature lang na gusto lang ipinta, ay si Kristo hindi nagsasalita yan laban sa homosexuality, laban sa kasalanan, puro pag-ibig lang. Alam niyo ba, si Kristo ay hindi nag-preach against immorality. May mga ganyang nagsasabi ngayon. That Christ didn't talk about hell. Ay, ang katotohanan, mas marami pang binanggit si Kristo tungkol sa impyerno kaysa sa langit. We must know Christ according to Him, to His Word, kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili at hindi sa ating sariling imahinasyon. Because whatever Christ that we can make in our own imagination or in our own standard, that Christ is just an idol. That's just idolatry. And that Christ cannot save. Pangalawa, it's not just a selective knowledge of Christ that can produce holiness, ang kailangan nating ingatan. But to know Christ is to not only know His blessings, but also His sufferings. Beware. Nanalangin ka, Lord, I want to know You more. Gusto kitang makilala. Pero selective ka, gusto mo lang makilala kung gaano kayaman ng Diyos, kung gaano siya pinagpapala ka, kung gaano siya ka magaling magpagaling. Beware. Be careful of what you ask for. You wanna know Christ? Know Him in His death and resurrection like Paul. Ano sabi ni Pablo? Balikan natin yung verse. Every time na nababasa ko ito, kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Imagine he said, that I may know Him and the power of His prosperity and healing. Yung ba sinabi niya? In the power of His money. In the power of all the good things He can provide for me. My dreams and aspirations. No. He said that I may know Him and the power of His resurrection. You know what that means? He's prepared to die for Christ. Handa siyang mamatay para kay Kristo para lang maranasan niyang mabuhay ulit. Know what that means? Handa siyang suungin lahat ng hirap para lang maranasan niya kahit kapiranggot lamang ng naranasan ni Kristo Jesus sa kanyang paghihirap.
He continued on by saying, and may share his sufferings. Literally, sinabi niya, pakasama ko sa paghihirap ni Kristo. Hindi ko alam kung saan ang galing itong demonic teachings na kapag na kay Kristo ka, masaya lang lagi. Yayaman ka lang, makukuha mo lahat ng pag-asa, lahat ng pangarap mo. You will receive all your dreams. It will all come true. But here's Paul. He is saying, kasama dyan yung pagkakilala mo kay Kristo, yung kamatayan, yung paghihirap. If we want resurrection, we must be ready to die. First, we die in our own sins. We mortify our sins. We want to experience the resurrection power of Christ. Dito pa lang, minomortify na natin yung sins natin. He elaborated it by saying, becoming like Him in His death. You know what that means? Becoming like Him in His death? Kung maaari lang, makrucify din ako. Alam niyo kung gano'ng kahirap yung crucifixion na dinanas si Kristo? Hindi niya sinasabi ito para maligtas siya. Hindi niya sinasabi, maipako ako para maligtas ako. Hindi. Ganun ka-intimate yung gusto niyang pagkakilala kay Kristo. Na bawat hinga ni Kristo habang nakapako sa krus, gusto niya maramdaman niya rin yung hinga na yon. Gusto niya maramdaman lahat. Hindi lang yung pangakong gloria na siya ay maisama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Verse 11. Bakit? That by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Sa kahit anong paraan. Any means possible. The question kanina do sa submarine, is there hope? The answer of the captain, yes, there is hope. Everything possible is being done. And the same message is being taught by Paul. Gagawin lahat so that he can attain the resurrection from the dead. Hindi siya sinasabi na kapag ito'y lahat na gawa niya, mag-suffer siya kagaya ni Christ, ay siya'y makakahanap ng buhay na walang hanggan o ng resurrection. Saka lang mangyayari yun. No. He's saying na kung dahil sigurado siyang mararanasan niya ito, and in fact, same chapter, binasa ko na kanina, basahin natin ulit. Ito yung sinabi niya sa verse 20 and 21. But our citizenship is in heaven. Sinabi niya na to. And from it, we await a Savior of our Lord Jesus Christ who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Nandun na yung confidence niya, yung pag-asa niya na maghirap man siya sa mundong ito, maranasan niya man, even death on the cross. Eventually, he was martyred. Nandun yung confidence niya that he will be resurrected in Christ. Nakukuha niyo yung sinasabi ni Pablo? Na kung tayo ngayon, ngayong oras na ito, ay bibigyan tayo ng choice. I-deny mo si Christ. Pag i-deny mo si Christ, mabubuhay ka. Pag hindi mo deny si Christ, papatayin namin yung anak mo simula sa pinakabata mong anak hanggang ikaw. Ang huling-huli naming papatayin. Papayag ka ba? Can you imagine the pain, the agony na mararanasan mo, makita mo na isa-isa na mahal mo sa buhay inuubos dahil ayaw mo i-deny si Christ? Can we, and I'm not even making this example as a remote example. This happened. Nangyari ito sa panahon nila Pablo. Isa-isa, mga pamilya, pinapatay ang ilang mga anak hanggang sa pinakabata, hanggang sa pinakamatanda para lang i-deny nila si Christ. Binibihisan sila na parang mga hayop para sila ipakain sa mga leon at mga tigre dahil ayaw nilang i-deny si Christ. Ginagawa silang, anong tawag doon? Yung torch? Sinisindihan sila, nilalagay sila sa poste at sila'y ginagawang ilaw, human torch, dahil ayaw deny si Christ. These examples are not even remote. But we're so remote in the reality of our sufferings kasi mas nakikita natin minsan yung kagandahan. Knowing Christ's blessing and sufferings make us understand the blessed hope that we hold on to. Makilala natin, malaman natin yung mga pag-asa, pagpapala, paghihirap, kayamanan, kahirapan, sakit karamdaman, kagalingan, lahat-lahat kay Kristo. Yan ang bumubuo ng pagkakilala natin sa Kanya. Hindi lamang selective.
If you want to know Christ, we must be ready to suffer with Him and also to rejoice with Him. Kaya pauna pa lang niya, rejoice in the Lord. Magalak ka sa Panginoon sa Kristo. As I end this afternoon, I have a challenge to each and every one of us. Do you make a conscious effort of knowing Christ through His revealed word? Meron ba tayong sinasadyang paraan na kilalanin kung sino si Kristo sa pamagitan ng kanyang naihayag na salita? Dahil dun lamang maisasalig natin ang ating pag-asa, hindi sa ating gawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo. I want to quote Charles Spurgeon on about knowing Christ when he said, "They tell me He is a refiner, that He cleanses from spots. He has washed me in His precious blood, and to the extent I know Him. They tell me that He clothes the naked. He hath covered me with a garment of righteousness, and to that extent I know Him. They tell me He is a breaker, and that He breaks fetters. He has set my soul at liberty, and therefore I know Him. They tell me He is a king, and that He reigns over sin. He hath subdued my enemies beneath His feet, and I know Him in that character. They tell me He is a shepherd. I know Him, for I am His sheep. They say He is a door. I have entered in through Him, and I know Him as a door. They say He is food. My spirit feeds on Him as on the bread of heaven, and therefore I know Him as such." Ito yung sagot ni Charles Spurgeon regarding the question is, do you know Christ? This is how he know Him. It is something out of the gospel truth. It is something out of the scriptures. Lahat ng sinabi ni Charles Spurgeon ng dahilan kung bakit niya kilala si Kristo at paano niya kilala si Kristo ay nakabase kung paano nagpakilala si Kristo sa pamagitan ng kanyang salita. In conclusion, the believer's hope is not wishful thinking. Hindi ito pag-asa lang o umaasa sa wala. It's not a wishful thinking of alleviation from the horror and suffering in this world. Hindi ito pag-asa na makatakas tayo sa paghihirap at sa kapangitan ng mundong ito. But the confidence in the divine achievement, at yung kumpiyansa sa natapos na gawa ni Kristo in the power of His resurrection that will bring about our glorious existence. Hindi ito nakasalig sa mga pangako ng politiko, sa pangako ng tao, nakasalig ito sa natapos ng gawa ni Kristo. Bilang mananampalataya ngayong hapon, know that our time here on earth will be full of suffering and opposition and joy. Kasama lahat yan. Know that suffering and oppositions and joy are temporal for us here on earth. Yes, even death is temporal here on earth to the believers. Know that the good things we enjoy here pales in comparison with the joy of our resurrection. Tandaan mo, kahit yung pinakabagay na na-enjoy mo, ako, I relish the times I spend with my son and my wife. Ang saya-saya ko. I relish the time I spend with this congregation. Masaya ako dyan. Nagre-rejoice ako dyan. But it pales in comparison kung ikukumpara ito sa gloria na paparating. Ibang kagalakan na malaman mo hindi ka na magkakasala. Iba yung kagalakan na makakasama ng Diyos sa walang hanggan. Therefore, place your hope in God, believer. Place your confidence and your hope in Christ. Make your hope known to the hopeless world. If you've placed your confidence in the hope of God, therefore, kung confident ka dyan, kung naniniwala ka dyan sa pag-asa mo, then share it. Nananampalataya ka ba kay Kristo ng tagapagligtas at Diyos mo? Eh di, bahagi mo siya kung ganun ka nananampalataya. Para sa mga hindi mananampalataya, you have no hope apart from the finished work of Christ. Wala kang pag-asa kung hindi lamang manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. Kaya magsisi ka sa iyong kasalanan. Repent of your sins. Take off your confidence in your flesh, in yourself. Believe in the finished work of Christ. And do it now. Let's all bow down in prayer. Aming Ama, salamat o Diyos, dahil meron kayong kapangyarihan na mapangyari lahat ng bagay sa mundong ito.
Simulat sa pool, Panginoon, sa pamagitan ng inyong tinig, sa inyong salita, naganap ang mga bagay. Ganon din, Panginoon, ang aming kumpiyansa, Panginoon, sa inyong anak na si Kristo Jesus, na nagsabing, naganap na, it is finished. We believe in the finished work of Christ. Therefore, our hope is blessed. Our hope is standing strong. At ang pag-asa namin na ito ay hinding-hindi madidisappoint, Panginoon. Salamat o Diyos, dahil ang confidence na ito ay kakaiba kaysa sa kumpiyansa namin sa aming sariling natapos na gawa o sa aming kalakasan. Salamat o Diyos, dahil ito'y wala kaming parte, Panginoon, or partisipasyon sa pag-asang ito. Salamat o Diyos, dahil doon, meron kaming kapayapaan sa puso na pwede kaming magbunyi, magalak, magsaya dahil maaasahan ka namin, Panginoon, at ang iyong pagliligtas sa habang panahon. Dalangin po namin, patuloy ka naming makilala at ang iyong anak na si Kristo Jesus, ang Trinidad na Diyos na makilala namin kayo habang kami patuloy na mabuhay sa mundong ito. Nagugulin namin na aming mga buhay, ang aming mga enerhiya, ang aming mga resources in knowing you more, Lord God. Makita namin yung kahalagahan nito, Panginoon. Sa mga panahon na kami ay matcha-challenge ng mga kalaban ng ebanghelyo, manatili kaming nakakapit sa pag-asang ito. Manatili kaming manampalataya, Panginoon. Patuloy niyo kaming lingapin at panghawakan. Salamat o Diyos na aming narinig ang iyong salita. Salamat dahil kami po ay patuloy niyong binabago at pinababanal. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri sa pangalan na Amin Pang Yesus. At ay magsabi ng Amen at Amen.